ay sa ikalimang salita ay si Reverend Father Ramonito Rebusas, SVD, Administrator ng Shrine of Jesus, the Divine Word. Samantala, ang susunod na magbabahagi ng kanyang personal na karanasan na sa kabila ng pagiging isang bulag, siya ay naging isang matagumpay na pianista na mang-aawit, kompositor at media arranger ay si Mr. RJ Del Rosario. Siya rin ay naging miyembro ng 1995 UNESCO Artists for Peace ng Earth Savers Dream Ensemble at naimbitahan na tumugtog sa World Disability Day noong December 2013 sa Paris, France. Ang panalangin sa pamilya ay pangungunahan ng pamilya ni na Mr. and Mrs. Fidel Bugayong. Sasamahan naman ni Ms. Fatima Soriano si Mr. RJ Del Rosario para maghatid ng isang awitin. Brothers and sisters, welcome po sa ating Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, dito po sa Diocese of Cubao. Noong kinawasan po ako ni Father Bell na magbigay ako, isa sa mga magbibigay sa seven last words, ang sabi ko, Father Bell, pwede bang hindi na lang ako sasama? And then, sabi niya, na-reply, Father Yoyo, pag hindi ka sumama, you will break the chain of command. Sabi ko, Father Bell, I do not like to break the chain of command. Mother, brothers and sisters, let us reflect on the fifth word. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Ang topic ko natin ay mercy and compassion. Pero allow me to borrow a portion of the beautiful ideas of Pope Emeritus Pope Benedict XVI dito po sa kanyang libro Jesus of Nazareth Holy Week from entrance into Jerusalem to the resurrection. Less known but beautiful, plenty of insights. I thirst. At the beginning of the crucifixion, Jesus was offered the customary drink to deaden the unbearable pain. Jesus declined to drink it. He wanted to endure his suffering consciously. At the climax of the passion, under the burning midday sun, stretched out in the cross, Jesus called out, I thirst. According to custom, he was offered sour wine, which was commonly found among the poor and could also be described as vinegar. It was considered thirst-quenching. And then, he continued, this scene can hardly fail to remind us also of the Song of the Vineyard in the fifth chapter of Prophet Isaiah, which has been considered. Here, God brings his lament for Israel. He had planted a vineyard on a fruitful height and had taken every possible care over it. He looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes. The vineyard of Israel fails to yield for God the noble fruit of justice, which is grounded in love.
it yields the sour grapes of man who is concerned only for himself. It yields vinegar instead of wine. God's lament, which we hear in the song of the prophet, is brought to fulfillment as the vinegar is proffered to the thirsting Savior. Just as Isaiah's song portrays God's suffering over his people in a way that far transcends the historical moment, so too the scene at the cross far transcends the hour of Jesus' death. The Pope said, "It is not only Israel, it is the church, it is we who respond to God's bountiful love with vinegar, with a sour heart that is unable to perceive God's love. I thirst." This cry of Jesus is addressed to every single one of us. I close the quotation. My dear brothers and sisters, this statement is traditionally called the word of distress, and is a contrast to the encounter of Jesus with the Samaritan woman. If you remember that encounter, it is the encounter with the Samaritan woman at the well. This statement is a fulfillment of the prophecy given in Psalm chapter 69, which says, "Their insults have broken my heart, and I am in despair. If only one person would show some pity, if only one would come and comfort me. But instead, they give me poison for food. They offer me vinegar for my thirst." But brothers and sisters, as we reflect on Jesus' statement, "I thirst, giuhaw ako, ako'y nauuhaw," we remember our own thirst, mercy and compassion. I would like to bring to you two important elements na nananailangan po ng mercy and compassion dito po sa ating lipunan dito sa Pilipinas. Ang una po ay yung ating mga matatanda, our elderly, and maybe they are your parents, they are your mother, your father. Ito po ang naghahanap ng awa at malasakit. Kailan lang po umuwi yung aking nanay? She celebrated 85 years old here. Nung bago po dumating yung kanyang birthday, dinadala ko, sabi ko sa kanya, "Nanay, malapit ng birthday niyo." Sabi na, "Oo, sa awa ng Diyos." "Hanggang kailan po kayo, nanay?" Sabi na, "100." Tapos nung dumating ang birthday niya, tapos nung natapos ang birthday, sabi, "Nanay, tapos na ang birthday mo." Sabi niya, "Uwi na ako sa Cebu." And then yung kanyang apo ay nagsabi, "Nanay, kailan po kayo babalik?" Biglang ng Tagalog yung nanay ko. Ang sabi niya, "Sa takdang panahon." Sabi ng isang apo, "Wow, nanay, artista ka na." Anong ginagawa natin sa ating mga nanay? Perhaps kayo po ay merong mga nanay na 80 years old. Sila pa'y inaalagaan natin. Sila pa'y binibigyan ng malasakit, mercy and compassion. Alam po niyo, minsan ay dinala ko po yung aming nanay sa isang hospital. Kininto ko po dito sa shrine. At pagkatapos po niyang pumila, nagtago na po ako. Sapagkat yung nanay ko po, pag may nagtanong sa kanyang doktor, "Sino kasama mo dito, nanay?" "Tuturo, yun, yung anak ko, pare." Kaya po nagtago ako. And then suddenly, meron po isang naka-wheelchair na dumaan.
isang matanda ang nakaupo sa wheelchair. Sino ang nagtutulak? Isang babaeng matanda. And I suspect, at sigurado ako, asawa niya yun. Tinutulak ang kanyang asawang matanda papunta doon sa pilahan, papunta sa doktor. Then my heart was bleeding. I was asking myself, nasaan ba ang mga apo ng mga matatandang ito? Nasaan ba ang kanilang mga anak? Then we knew afterwards, sila na lang pala sa bahay. Mercy and compassion. We cannot even show mercy to our own parents. Ano ginagawa natin? Tinatambakan natin ang mga anak. Tama na. Bigyan natin sila ng kalinga. Huwag niyong itambak yung inyong mga anak sa inyong mga magulang. Secondly, my brothers and sisters, Jesus thirst. We remember the thirst of another group in our society. These are our brother, sister, OFWs. Sila pinaghahanap ng mercy at kalinga po sa ating bansa. Bakit kailangan natin sila? Dahil sa contribution nila, dahil sa binibigay nila sa ating bansa, lagi sasabihin, laging float ang ating economy because of our modern heroes. Ito po yung mga bayani ng ating bansa. At hanggang ngayon, float pa rin tayo. Siguro malulunod na lang tayo. But what have we done to them? Meron po akong isang incident. Nagkaroon ng pagbabakasyon sa Paris, France for 3 weeks. Sa kasagsagan po ng winter, ako po naglalakad-lakad doon sa ilalim ng Eiffel Tower. Sa malayo pa lang, meron ako nakita ang isang palagay ko Pilipina na kaupo. Linapitan ko at ang sabi ko, "Ma'am, taga Pilipinas po kaya?" "Opo." Sabi ko, "Wow, ilang taon na po kayo dito sa Paris?" Then she answered, "22 years. "What? 22 years? Wala, hindi pa ho ako nakauwi." "Bakit?" "Walang papel." Sabi ko, "Mag-volunteer na lang ako, bibigyan ko kayo ng papel. Marami pong coupon ban doon sa amin." My brothers and sisters, Jesus thirst. Let us ask the Lord to help us as He suffers on the cross. Our thirst is not comparable to the thirst of Jesus. But we can do something. Every time we hear the fifth word, "I thirst," giuhaw ako. Ako'y nauuhaw. We ask the Lord, refresh us. Renew our beloved Republic of the Philippines by your living water. We yearn for your Spirit to follow us once again. I thirst, Lord, I thirst for you. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Alam niyo po, ako'y medyo nagulat nung ako'y tinawagan na sabi po, RJ, isa ka sa mga share sa 7 last words ng Panginoon. And sabi ko po, "Naku, paano po yan? Hindi naman po ako nangaral o hindi ako pastor at hindi ako magaling magsalita po sa harap ng mga tao. Baka pwede po, kantahan na lang po, kasi singer po ako eh." Pero hindi, sabi nila sa akin, "Hindi, para kay Lord po." Sabi ko, ang naisip ko naman, sige po, basta para kay Lord, at saka kung magiging inspiration po ba,
sa mga tao ang aking huwag mo na sasabihin, gaya ng pagkanta ko, nagiging espresyo sa mga tao na nakikita na bakit na blind po ko ay buwang loob ko, eh, natanggapin ko po, kahit na hindi naman ganun kaganda, siguro, o kagaling ang aking pagsasalita. Kaya, tinanong ko po, ano ba pang ilan po bang salita ang napunta sa akin? Sabi, I'm first. So, ng Tagalog, ako ay nauuhaw. Kaya tanghika ko, naku, maraming kahulugan ng I first. So, ngayon po, maraming kahulugan po ang ako ay nauuhaw sa ating mga tao. Meron po iba-ibang version yan, iba-ibang paliwanag. Subalit, ayon po sa aking pagkaunawa, ang ako ay nauuhaw ayon para sa Panginoon, siya po ay nauuhaw sa ngayon. Hanggang sa ngayon, muli siyang nauuhaw sa ating oras, sa ating pagmamahal, at sa ating pagsamba sa Kanya. Gawa po ng, lalo na yung mga kabataan po, gawa po ng bagong teknolohiya. Maraming pinahimilig yung mga kabataan. Nakakalimutan na po natin ang Panginoon Diyos. Dahil po, yun po eh, yung mga kaabalahan sa mundo. Yan po umaagaw sa atensyon natin sa Panginoon Diyos. Nakakalimutan natin nandiyan siya na lagi siya nakabantay sa atin. Ngunit, kagaya po na nasabi ko, may kanya-kanyang version po ang ako'y nauuhaw. Noong pong ako'y bata, eh may version din ako niyan, noong ako'y bata, nung namulat po ako sa mundong ito, natuklasan ko, masakit ng malaman na ako pala yung hindi isang normal na bata. Kasi po, hindi ako nakakakita. Nagtaka ako, sabi ko, bakit yung mga kaibigan ko, mga kalaro ko, nakakakita pala? Ako hindi. So, masakit sa akin yun. Ngunit, nung nakapag-aral po ko sa School for the Blind sa Pasay, nakapagtapos po ko roon, doon po nabuksan ang aking kaisipan at sa tulong na rin ng aking mga magulang, mga taong nakapaligid sa akin, sa mga suporta nila sa akin, natanggap ko po na may dahilan ng Panginoon. At salamat rin po sa mga nag-volunteers, sila yung nanonood sila ngayon sa school namin na nag-conduct sila ng mga Bible studies. O kasi kailangan din namin may ano eh, may mangaral sa amin. Di ba po? Yun, dahil nalaman ko ang maraming bagay tungkol sa Panginoon, nabuksan ang isip ko, natanggap ko ng buluhag sa dibdib na kaya pala ako bulag, marahil ay mayroon siyang plano sa darating na panahon. Ayun nga po, totoo nga po yun, may plano ang Panginoon sa akin. Kaya tinanggap ko po yun at marami pong pagsubok ang dumaan sa buhay ko. Napakarami po, dahil nga po hindi ako nakakakita ay marami pong diskriminasyon. Lalo na po, nung ako'y nagtrabaho minsan, namasukan po ko sa hotel kasi ako po'y pianist singer. Ayan, isang beses po, tumawag sa akin ng opisina, sabi, Mr. RJ, pasensya na po kayo, hindi na po kayo pwedeng umawit o kumanta ulit sa darating na linggo. Sabi ko, ay bakit po, may kontrata pa ako. Basta may sariling dahilan ng general manager namin. Sa madaling salita po, tinanggap ko yun kasi wala naman po kong magagawa kasi sila ang boss ko. Yun. Kaya, alam mo, napakasakit po sa akin yun. Kasi nga, inisip ko, paano na ang pamilya ko? Paano kami mabubuhay? Kasi yun ang kinukuha na namin ng income eh. Kasi yung pagkanta ko lang po talaga yung source of income namin. Sabi ko, paano na? Nagdasal ako sa mga Panginoon, paano po ngayon to? Hindi man po hanap buhay ko. Pero ang Panginoon po ay talagang dakila ang Panginoon. Dahil alam niya kung anong gagawin, kung anong nakatakda sa iyo. Gawa nga po ng halos 2 buwan ako walang hanap buhay. Tsaka ako naalala ngayon yung talking Bible ko. Yung talking Bible na para sa mga blind po. Nagsasalita siya. Hanggang sa nailagay ko sa Mateo, kinig ako, kinig-kinig. May nadaanan ako, napakagandang sinalita ng Panginoon sa Mateo. So, ito po yun. Ang sabi niya ay, kasi nag-aalala ako sa darating na mga bukas, wala akong hanap buhay. Sabi ng Panginoon sa Mateo, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim,
ni umaani man, ngunit pinapakain sila ng Panginoon mo na nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Napakagandang sinabi po ng Panginoon mo. Naging inspiration po sa akin at naging kalakasan sa akin. Ang sabi ko, tama, ang ibon nga, wala naman silang trabaho eh. Nagubuhay sila araw-araw. Kaya sabi ko talaga, totoo to. Yun po ang pinahawakan ko, naging malakas ang loob ko. Tuloy pa rin, alam nyo, nag-audition ako noon, pero hindi ko natatanggap. Kasi nga po, discrimination nga eh. Pero okay lang po yun. Talagang Panginoon, pinakita pa rin sa akin hanggang sa binigyan niya na ako ng mga lakad, imbitasyon. Maraming salamat po. Nanonood po ngayon yung mga nangimbita sa akin. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ang trabaho. Ay nanonood po sila ngayon sa TV. Ayun, at sa ngayon na po, halos ayoko na po mamasukan kasi kompleto naman po yung bibigyan ng Panginoon. At lalo pong na kompleto o naging masaya muli ang aking puso nung pinakalooban ako ng Panginoong Diyos ng aking magiging kabiyak habang buhay. Dahil po yung babaeng ito ay tinanggap ako at minahal ako ng buong puso at walang pag-aalin lamang. At hiniling ko sa Panginoon, sana po, Ama, kung pagkakalooban niya po ako ng mamahala sa akin, ay sana po yung may pananampalataya rin sa inyo upang ako yung hindi maligaw. Ayan, at lumibas-bas ang aming pagmamahalan. Ayun naman po ay nagkatotoo naman po. Salamat talaga sa Panginoon. At gawa rin po ng suporta ng kanyang mga magulang, sa basbas ng kanyang mga magulang, hindi po sila tumutol sa aming pagmamahalan. Ay pinagpala naman po kami hanggang sa ngayon. Yun, maganda na po ang aming buhay ngayon. Meron po kaming dalawang anak. At napag-aaralan mo po naman sa pribadong paaralan. Salamat po sa Panginoon. At hindi naman po sa pag-iabang, pinagkalaban din po ko ng Panginoon ng sariling bahay at lupa para hindi na po kami naupa kasi mahirap po umupang. At saka sariling sasakyan po para sa mga kinakantahan ko ay magamit ko sa mapuntahan ko sila. Yun po, talagang napakabuti ng Panginoon sa akin. At saka talagang, alam nyo, yung pagkauho ko po noon sa mga bagay-bagay na gusto ko pong makita, ay mabaniwala nung tinatanggap ko ang Panginoon sa aking puso at sa aking buhay. Kasi natuklasan ko na ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa ay walang katuturan sa ating Panginoon. Walang katuturan. Wala tumatuturan, lalo na pag tayo'y nawala na. Walang saysay. Kaya mapapakiusap ko lang po sana, dapat po, hindi lang ang Panginoon na mauhaw sa ating pagmamahal, tayo rin po mauhaw sa kanyang pagmamahal, tayo mauhaw sa kanyang mga banal na salita, mauhaw tayo, manalangin tayo araw-araw, at magpuri tayo dahil po dumarating na ang mga tanda, mga unos na malalakas. Marami pong nagugutom, marami walang bahay, marami pong batang nagugutom. Kaya dapat po muli tayo magmanumbalik sa Panginoon, ibigay ang oras natin dahil po malapit na siyang dumating. Kaya marami salamat sa Panginoon at pinagkalooban niya na pagkakataon na makapagsalita dito at na puri ang kanyang pangalan, hindi lang din sa Pilipinas, sa mga nanonood sa ibayong dagat. Maraming salamat po sa inyo at higit sa lahat sa ating dakilang Panginoon. Salamat po.